yata ang Cebu ngayon. Okay. Binabati ko po mga official speaker, lalo na yung mga naka-tune in ngayon. Upline Desiree Go, nandiyan po siya. Okay. Saka yung kanyang si Branco. Okay, ang Achievers. Kumusta po tayo? Si Doc RC. Nandiyan din po siya ngayon, ng 1MD. Si Fidel Perez. Okay, kumusta po tayo ng Vita Eagles? Huwag po tayong aalis kasi mamaya po siya po ang kasunod ko na mag-webinar dito ngayon. Upline Manny Antonio, Jenny Antonio, nandiyan din po, naka-tune in din po sila ngayon. Knights of the Champion. Okay, ng Upline Shirley. Nandiyan din po siya ngayon. Yan. Okay, kumusta po tayo? Mga center owner ng First Vita Plus. Kumusta po? Kumusta po tayo? Okay. Ang mga taga Quezon, si Upline Nelly Herrera, nandiyan po siya ngayon. Yung maagang nag-tune in po. Batiin ko lang po, no? Ang Upline Arnie Antonio, nandiyan din po, naka-tune in din sa atin. Wings of the Champion, ni Upline Ren, Pamintuan. Ang ating First Vita Plus USA, Vita Dragon, ni Upline Mary Ann San Diego, nandiyan po yung mga taga USA ngayon, mga naka-tune in din po, no? Okay, Blast of the Champion. Dami ho naka-tune in ngayon. Si Doc Gary, saka si yung misis niya, si Upline Ruchi Orgenia, nandiyan din po. Good Virus. Okay, Kaizen Group, Noknok Maguliman, Power Impact. Upline Len De Vera, dami ho naka-tune in sa atin ngayon. Kumusta po tayo ngayon, no? Okay, magpapakilala lang po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Yan, Dr. Minjola po. Graduate ako ng FEU, batch 2001 po. Okay, isa po sa mga official speaker ng First Vita Plus. At kami din humayari ng Lucena Product Center ng First Vita Plus. So, dati po ako isa sa mga senior house officer dito sa isang hospital dito sa Manila. Ganun din po, dati po akong program manager ng Department of Health sa Region 4. Okay? So, kumusta po tayo ngayon, mga ka-First Vita Plus? Ang isa po sa mga topic na pag-uusapan natin ngayon, yan, tungkol po ulit sa ating immune system. Kumusta po tayo? Ano bang pagkakaalala natin sa immune system ng katawan natin? Ano bang ginagawa nito sa ating katawan? Okay? Kasi kung matatandaan nyo, no, sa mga talk po natin, di ba, napapag-usapan natin to. Noong Wednesday, napag-usapan din ni Doc RC yung tungkol sa immune system ng katawan natin. And ano ho ba yung pagkakaintindi natin dito? Di ba? Kasi kung matatandaan nyo, di ba minsan ho, dumadating tayo sa buhay na nagkakasakit po tayo. Di ba? Para ba yung tipong hindi ka makaalis ng bahay, masama ang pakiramdam mo. Tapos maya-maya, after ilang nakatulog ka, nakapahinga ka, parang yung lakas mo bumabalik. Tapos magtataka ka, sinong kadalasan na sinisisi natin, bakit tayo nakakaramdam ng gano'n, di ba? Kadalasan o bakteriya o nagka-virus tayo. O, lalo na yung virus, sabi nyo, nagkaroon ng viral na problema, ng viral na infection o nagkasakit. So hindi ka nakagawa, hindi ka nakalabas ng bahay. Yung mga dapat gawin mo, hindi mo nagawa. So sisisihin mo lagi natin either virus o bacteria. Pero alam mo ba natin na mayroon pang ibang nagiging dahilan bakit ito bumabagsak ang katawan natin o ang immune system natin? Kasama ho dito yung mga fungi, parasite, mga microorganism, yung mga maliliit non-living or living things na pwede yung maka-apekto o pwede magdulot ng sakit sa tao. Lahat po yan pwedeng maging dahilan. At kung titingnan po natin, ang immune system po ng katawan natin, meron po tayong mga cells ng immune system na lumalaban sa mga masasama. Okay? Ito, sa mundo po natin kasi, ang immune system, siya po yung parang sundalo. Ang katawan po natin, yan po yung headquarters. Tapos yung mga sundalo natin, yan po yung immune system ng katawan natin. Na lumalaban saan? Sa mga masasama. Yung mga nakikita nyo sa screen nyo, yan yung mga kalaban ng katawan. Virus, toxin, fungus, carcinogen, cancer po yan. Okay? Yan po yung nagiging dahilan bakit ang tao nagkakaroon ng cancer. Ano pa? Bacteria, parasite, germs, pollution. So lahat ng iyan, pathogen po yan. Ibig sabihin po nun, siya po yung magdudulot ng sakit sa tao. Okay? So maliwanag po, no? Ngayon kung may mga katanungan po tayo, may mga question, wag po natin kalimutan. Mamaya ako after ng webinar natin, pwede tayo magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng consultation. Okay? Tapos wag po tayo mamaya alis kasi ho, ang kasunod ko magpapaliwanag, dati ho siyang multimillionaire na po ngayon,
Hall of Fame ng First Vita Plus. Okay, siya na po yung magkikita mamaya ng buhay niya, no? So, wag mo tayong haalis. Balik po tayo, no? Kung matatandaan nyo, meron po tayong tinatawag na cells of the immune system. So, ibig sabihin, na yung mga part ng mga sundalo na panlaban sa mga kalaban natin. O, makikita nyo, platelet. O, madalas natin nakikita yung platelet o nakikinig natin. Para sa ano ba yan? Dok, pag nagkakadengue, chinecheck yung platelet. Pag bumabagsak ang platelet, delikado, sasalina ng dugo, baka magkaroon ng bleeding. Diba? So, yan po ay cells of the immune system. At saka yung mga lymphocyte na yan. Neutrophil, lahat ng nakikita nyo, yan po ay cells ng katawan natin. At napakadami ho yan. Lahat po sila, alam nyo yun, coordinated po sila. Ibig sabihin, nag-uusap po sila kung ano yung gagawin nila. Pag may virus na pumasok sa katawan, mag-uusap yan. Tatandaan nung may mga cell na tatandaan yung virus na pumasok sa katawan natin. Matalino kasi yung immune system ng katawan natin. Okay? So tingnan natin anong ginagawa niyan. Ang sample po, ito. Yan po ang sample ng immune system ng nangyayari sa loob ng katawan natin. Kung makikita nyo, ito TB bacteria. Anong ginagawa niyan? Binabalutan niya yung TB bacteria. Yung pula, yan po yung cells of the immune system. Yan po yung macrophage. Binabalutan niya yung TB bacteria hanggang sa mapuksa niya o malabanan niya. Ito naman, anthrax virus o bacteria, yung neutrophil, di ba? Yan yung dilaw na kanina na nakita nyo sa previous slide natin. Binabalutan din niya yung anthrax na bacteria, yung puro kulay orange. So, ganyan po ang nangyayari sa loob ng katawan natin. Yan po yung trabaho ng mga cells natin. Okay, paano to gumagana? Okay, tingnan nyo to ha. Paano gumagana ang immune system ng katawan natin? Kasi ang immune system, meron po siyang kakayahan, diba, na mag-aral at tandaan yung mga pumasok sa katawan. Diba, nabanggit ko kanina, meron siyang ability to learn, diba, at matandaan to remember. Alin? Yung mga invader na pumasok sa katawan natin. Bakit? Para alam niya kung paano niya yan lalabanan o pupuksain kung sakaling pumasok ulit sa loob ng katawan. So, nasusundan nyo? Ayan. Makikita nyo sa screen nyo. Kanya-kanya sila ng trabaho, nag-uusap-usap sila. Yung mga nakikita nyo sa screen, yan po yung cells of the immune system. Diba? Anong ginagawa ng killer cell? Papatayin niya yung kalaban o yung invader. Sa ito, toxic cell. Tapos makikita nyo nasa ilalim, sa bandang kaliwa, yung kulay blue. Yan po yung memory cell. So, ibig sabihin, ang immune system pala natin, may kakayahan na tandaan yung mga invader na pumasok sa katawan. Para malabanan niya yung mga kasunod. Kasi maghahanda sila, ano ho ba yung virus na to o bakterya na to. Kailangan maghanda tayo ng armas para doon. So, ganun ba nangyayari sa loob ng katawan natin? Sample, yung makikita nyo sa screen nyo, di ba? Yung mga kulay green na yan, yan po yung ating cells of the immune system. Kanya-kanya po sila ng trabaho. At makikita nyo yung number 4, di ba? Tinatandaan niya, kinukunan niya litrato. So, ganyan po katalino yung katawan natin. Dahil kung hindi siya marunong tumanda at kilalanin yung mga yan, kawawahong katawan natin, lagi ho tayo magkakasakit. So, nasusundan nyo? Kasi ang katawan natin, meron siyang tinatawag na defense, first line of defense, second line, or third line. Yan po yung ating balat. Tingnan nyo ha. Pag nasugat ang balat natin, di ba mapapasukan ng dumi. So, yung balat po natin, first line po yun. Kahit po yung ating mga buhok sa katawan, yung ating luha at yung laway natin, di ba? Mucus, yung mga sipon-sipon, yan po yung mga first line of defense natin. Pero minsan may nakakalusot sa atin kasi may nakain kang madumi. Ang bituka po natin, kaya acidic environment siya, first line din po yun. Di ba? So pag nakalusot dyan sa mga yan, ang immune system natin, nag-ano yan ng backup o nakalusot sa akin, magko-coordinate sila o yung second line naman, yung mga cell na yan, mag-activate. Kaya may mga pasyente o may mga tao na minsan, nilalagnat na po sila, lumalaki na yung tonsil nila kasi nakikipaglaban na po to sa mga virus ba o bacteria na nakapasok sa katawan. Sample ha, may infection. Okay, makikita nyo yung kulay blue infection yan. Ang katawan natin magpuproduce yan ng cell nakakapit do sa infection o receptor na antibody. O yung infection pumasok sa katawan. Okay, yung katawan natin magpuproduce ng antibody
para doon sa infection na yon. Okay, o doon sa pathogen na nakapasok. So meron siyang ability na mag-produce yung antibody natin, yung katawan natin magpo-produce ng antibody para doon po sa specific na kalaban. So ganun po ang nangyayari sa loob ng katawan natin. 'Di ba? So mag-a-attach po siya antibody, ma-attach po doon sa infection hanggang sa makapag-produce yung katawan natin ng mga pangontra doon sa mga infection na papasok sa katawan natin. At tandaan po natin, no? Ang katawan po natin dapat po yan balanse. Okay? Ang immune system ng katawan natin dapat balance. Kasi pag hindi po nagiging balanse, ibig sabihin, nagkaaroon po tayo ng over reaction o under reaction. Diba? Pag nangyari po yun, hindi naging balance, nagkaroon po ang tao ng mga sakit. Kagaya po ng mga allergic reaction, diba? O kaya yung mga autoimmune na sakit. O kaya cancer, o kaya mabilis kang madapuan ng infection. Kasi hindi po naging balance ang immune system ng katawan natin. So nasusundan po natin, no? Sample po ng mga autoimmune na sakit. Ayan, napakadami ho niyan. Pag autoimmune na sakit, yung sarili mong cell nag-react mismo sa sarili mo. Di ba? Napapag-usapan na po lagi natin yan. Pwede maapektuhan yung brain, yung dugo, yung ating bituka, yung mga ugat-ugat, yung buto. Lahat ng yan pwede maapektuhan pag tayo nagkaroon ng autoimmune disorder. Ibig sabihin, yung katawan natin, yung cell natin, yung cells ng immune system, hindi ho nakikilala kung healthy ba yung cell o kalaban yung cell. So, aatakihin lahat. Kumbaga, naka-war zone siya. Alerto siya. So, maatake pala niya yung sarili na ho natin. Sample yung mga autoimmune na yan. Ayan. Leukemia. Diba, napag-usapan natin yan sa mga previous talk natin. Lupus. Psoriasis. O yan po yung mga nagiging topic natin pag pinag-uusapan ng mga immune system. Ngayon po, isa sa mga pag-usapan natin, ano nakikita nyo sa buto na part ng autoimmune na sakit? Ayan ang common, rheuma o rheumatoid arthritis. Diba? Lagi natin naririnig yan. Arthritis, masakit. Pero kadalasan po, no, ang pagkakaintindi ho natin pag arthritis, sa layman ang pagkakaintindi, yung dalawang buto nagdidikit. Diba? Yan ang pagkakaintindi natin. Yung klaseng of arthritis na yan, yan po yung tinatawag na osteoarthritis. So iba po itong rheumatoid arthritis. At anong nararamdaman pag ikaw may rheuma o rheumatoid arthritis? Ibig sabihin, di ba, autoimmune. Ang naapektuhan dito, yung immune system. Anong maramdaman ng pasyente? Yan, mapula, masakit yung joints. Di ba? Nagkaroon ng swelling, namamaga ho siya. Hindi mo maigalaw ng ayos. Yung ibang pasyente, minsan nilalagnat pa. Nagkaroon pa ng anemia o bumababa yung pulang dugo. Lahat ng yan, humihina, no? Nagkaroon ng fatigue, humihina yung joints mo. Yung lakas niya, nawawala. So lahat ng yan, mga nararamdaman pag ang tao merong rheumatoid arthritis. Diba? Pero kung titingnan natin, parehas ba siya dok doon sa nagdidikit na buto na nagarab, nagkikiskisan, iba po yon. Yung nagkikiskisan na buto, yan po yung tinatawag na osteoarthritis. Diba, yung dalawang buto, nagarap po siya kasi nababawasan po, diba, yung cartilage doon na kaya nagdidikit po siya. So, ang tawag po dyan, diba, osteoarthritis. Kasi ang normal joints, yung makikita nyo sa screen nyo, yan po yung normal joints. Pag rheumatoid arthritis, kita nyo, inflame po siya, namumula po siya. Yan po yung rheumatoid arthritis. Nagkaroon po tayo ng bone erosion. Tapos, namamaga po yung iyong synovial membrane. Ibig sabihin yung bumabalot po doon sa iyong part ng buto o ng cartilage. Ano pa mga sakit na autoimmune? Ito ho common. Diabetes. Ang dami ho may diabetes ngayon. Diba? Buong mundo, nasa 300 million na po yung diabetes. So napakadami, no? Ang diabetes na sakit, serious complex condition na tumataas ang blood sugar. So, ang dami hong naapektuhan. Anong mechanism nito? Paano hong nagkaaroon ng ganyan? O, makikita nyo to, ha? Yung kulay dilaw na nakikita nyo sa screen nyo, yan po yung tinatawag na pancreas.
Sa Tagalog po ang tawag dyan, lakay. Ano nakikita nyo sa screen nyo? Nagpuproduce po ito ng insulin. Diba? Makikita nyo, nagpuproduce na insulin yung mga kulay green. Yung kulay blue, yan po yung sugar o glucose. So pag normal ang katawan natin, healthy, nagpuproduce ka ng insulin, i-attach po niya yung sugar, tapos pag na-attach po siya, gagamitin po siya ng cell. Bakit? Para maging lakas o energy po siya. So nasundan niyo yun ha. Kung diabetic ang tao, wala kang production ng insulin. Ang trabaho ng insulin, pangontra sa sugar. Eh wala kang pangontra sa sugar. So ano mangyari sa sugar mo, sa glucose mo? Maiiwan po siya sa ating dugo. Kaya pag kinunan ng blood sugar, tumataas. Diba? Kaya ka nagiging diabetic. Tingnan niyo pa to. Okay? To. Sugar, glucose, diba? Kailangan mo ng insulin. I-attach niya yon. Pupunta sa cell para maging energy o maging lakas. Ngayon, kung ang diabetic ang tao, wala kang production ng insulin. Diba? So yung sugar, mapupunta yan ngayon, diba, sa dugo mo. Kasi hindi magagamit ng cell. Ang tawag doon, type 1 diabetes. Pag type 2 naman, diba, ang makikita nyo sa screen nyo, diba, ganun din, nakapag-produce ka pero kulang. So pupunta pa rin siya sa dugo. Hindi magagamit as energy. Pag buntis naman, ang tawag doon, gestational diabetes. So kung makikita nyo sa screen nyo, saan ho ba nakikita yung pancreas o lapay? Nakikita nyo, katabi ho siya ng bituka. Makikita mo yung stomach, di ba? Tapos nandun po yung ating spleen, andun po yung pancreas. Makikita nyo sa taas niya, toto. Sa bandang kanit ito, di ba ito yung liver? Ibig sabihin, yan po yung atay. Nandito po ngayon yung gallbladder o yung apdo. Ito po yung ating pancreas o lapay. So nasusundan nyo, no? Pag kumain ng tao, ito esophagus, lahat ng kinain natin pupunta yan dito. Pupunta po yan sa stomach. Ngayon, pagdating sa stomach, maghihiwa-hiwalay na po siya kasi kailangan ng katawan natin. Yung mga taba, papasok po yan dito sa ating atay o liver. Dadaan po siya doon sa duct, pupunta sa gallbladder. Mga taba. Ngayon, yung excess na taba na hindi na burn, maiiwan po siya sa gallbladder o sa apdo. Pag naiwan po siya dito, nagkaroon po tayo ng gallbladder stone o yung bato sa apdo, pwede po mangyari yun. Kasi 75% po ng kaso ng gallstone, kalimitan po cholesterol stone. Ngayon yung mga kinain natin, di ba, i-filter na po nito. Yung mga sugar, di ba, na kinain natin, ma-filter na po siya, madidistribute na po siya dito sa ating katawan. Okay, ngayon, kung ikaw hindi nakakapag-produce ng insulin, yung kinain mo na matatamis, pupunta ho yan sa ating dugo. Kaya kinabukasan, di ba, tumataas ang blood sugar. Kaya nagiging diabetic ang tao. Ngayon, kadalasan ang tanong ganito, Dok, paano ho pag diabetic? Ano hong maganda sa first vitaplacipino? Lahat po ng variant maganda. Okay? Ngayon ang problema pag diabetic, isa sa mga problema, di ba, yung autoimmune. Ang naaapektuhan pag autoimmune yung iyong digestive system. Kasi yung iyong pancreas nasa ilalim ng digestive system o ng ating sa part ng bituka, nandito po siya. Di ba? Ang ito po yung digestive system natin, yung mga pinakita ko sa inyo kanina. So ano kailangan gawin? Pag minum ka kasi ng First Vita Plus, toxin ho yung sugar sa katawan natin kasi sakit mo yung diabetes. So lahat ng tamis ng katawan mo, kailangan niyang maalis. Diba? So ano mangyari? Pupunta lahat sa dugo mo yun eh. Diba? Pag pumunta lahat sa dugo mo, ilang araw, ilang linggo, mataas ang blood sugar. So ano kailangan gawin? Dapat ituloy-tuloy po ang pag-inom ng First Vita Plus. Kasi kailangan tulungan mo ito na mag-function yung iyong lapay o pancreas. Anong trabaho niyan? Mag-produce ng sariling insulin. Para sa na-insulin, pampababa ng blood sugar. So pag ang tao nakakapag-produce ng sarili niyang insulin,
nakokontrol ngayon ang iyong blood sugar. So nasusundan nyo, no? Sample. May mga nakikinig sa atin ngayon, alam ko, na mga diabetic na tao. Yung iba nga nag-i-insulin pa. O yung may mga dealer na kilala, diabetic, na nag-i-insulin. Sample. Pag normal ang blood sugar ng tao, kailangan ba mag-inject ng insulin? Di ba hindi? Kasi normal ang blood sugar eh. So anong trabaho ng ating katawan? Anong trabaho ng First Vita Plus? Tutulungan niya yung katawan natin na may maintain na healthy siya. Pag healthy kasi siya, nakakapag-produce ka na sarili mong insulin. Pag nakapag-produce ka na sarili mong insulin, nakokontrol ngayon ang iyong blood sugar. So pag pala nakontrol ang blood sugar ng taong nag-take ng insulin na diabetic, di ba? Pwedeng ma-prevent o pwede niyang mabawasan ang pag-i-inject ng insulin. So nakukuha niyo, eh paano kung laging normal? So hindi ko siya mag-i-inject ng insulin. So nababawasan po yung mga synthetic na gamot na pwedeng idulot ng masama sa ating katawan. So nasusundan niyo? So ano kailangan? Kailangan lang ma-maintain natin na healthy po yung ating katawan. Na ma-maintain natin na balance ang ating immune system. So nasusundan niyo, no? So kailangan maging healthy o balance po yung ating lapay o pancreas para makapag-produce tayo ng sarili nating insulin. So nasundan, paano? Naiiwasan ba? Nape-prevent po ba yung mga diabetic? Oo naman. Diba? Ano ba mga complication pag diabetic? Tingnan nyo, nagiging dehydrated tayo. Nagkaon tayo ng weight loss. Acidosis, nagiging acidic ang katawan. Yan o yung mga nagiging complication pag diabetic. So na nape-prevent pa yung mga yan, yung sakit na yan, o natutulungan o balat. Oo naman. Nakokontrol yan kung ang diet natin balance. Okay? Ang isa sa maganda, yan nakikita nyo sa screen nyo, platinum, fruit and veggies, titanium line, regular line. May mga pasyente ho tayo, regular line ang ininom, pero nakokontrol ang blood sugar. Huwag ho tayo matakot sa lasa. Diba? Kung gusto mo na matabang, talaga platinum. Diba? No added sugar, nagpapalasa lang sa kanya yung ano, yung katas mismo niya. Pero ginagamit na tamis natin, nakakatulong pa yan sa mga diabetic yung stevia. Kaya huwag ho tayong matakot kung diabetic man ang ipapainom na, papainumin natin ng First Vita Plus. So nasusunod na po, halos lahat ng klase ng sakit natutulungan po nito. O tingnan nyo, tinutulungan kasi nitong limang gulay na to, yung lymphoid organ. Excuse me. Ang lymphoid organ po natin, di ba, yan po ay part ng immune system. Makikita nyo dyan, di ba, ayan po yung appendix natin, nasa bituka ko yan. Yung mga bone marrow, nasa buto. Di ba, yan thymus, nagpuproduce siya ng mga lymphocyte. Kung titingnan natin, halos araw-araw nakaka-encounter po tayo ng iba't-ibang klaseng pathogen. Pero tingnan nyo, bakit hindi po lahat ng tao nagkakasakit? Kasi depende sa lakas ng immune system ng katawan natin. So ang kailangan pala natin gawin, palakasin lalo ang immune system para hindi po tayo basta dapuan ng mga sakit. So maliwanag po tayo doon, ha. Kung may mga tanong po tayo, handa po natin yung mga tanong natin. Tingnan nyo, ha. Paano palalakasin ang immune system? Diba? Tandaan po natin, meron po tayo mga additional na nutrients. Sa vitamin, kailangan po ng vitamin A, vitamin C. Ano pa po mga kailangan? Vitamin D at zinc. Kailangan po ng katawan natin yan para lalo yung lumakas ang immune system. Kung titingnan natin yung vitamin A, alam natin para siya sa mata. Totoo po yan. Pero bukod po doon, alam ba natin na maganda po to sa immune system? Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, yung mga cells of the immune system, o anong nababasa nyo natin sa screen natin? Lymphocytes. So, anong trabaho ng vitamin A? Palakasin ang lymphocytic response. So yan po ang isa sa mga trabaho ng ano ng vitamin A. Ano pa? Improving yung white blood cell. So yung trabaho niyan, yan po yung pinalalakas ng vitamin A. So nasusunod na po. So kailangan ng katawan natin. Ano pa po? Bukod sa immune system, yan, maganda ho sa balat natin. Sa mga pimples, maganda ho siya. Yung mga nadadry yung skin, maganda ho siya. Oh. Para sakala mo na, pag nagiging dry skin tayo o nagkaroon tayo ng irritation, alam pa natin na signs din po ito na humihina ang immune system ng katawan. Na stress yung ating balat, di ba? Ibig sabihin na dadry siya kasi stress po tayo. So signs po yan na pwedeng humina ang immune system. Ano pa? Ang vitamin A maganda rin po yan sa mga kidney stone. So nakakatulong din po siya. Urinary stone, sa muscle growth, lalo na sa mga bata, maganda rin po siya.
Ang isang classic dito na sa mata, yung tinatawag nating macular degeneration. Di ba? Yung pag tumahabang tumatanda, makikita nyo, no? Yan po yung normal na paningin natin, normal view. Pag ikaw nagka-problema ng macular degeneration, ayan po yung iyong paningin. Di ba? Yung gitna ho, halos itim, yung gilid po maliwanag. O kaya naman tinatawag na night blindness, pagdating ng gabi, hindi mo na makita. Problema ho yan sa vitamin A. Ano pang kailangan ng katawan natin para lalong lumakas ang immune system? Vitamin C. Di ba? Kung titingnan po natin, di ba, ang katawan po natin, yan po ay headquarters. Ang immune system, yan po yung ating mga panlaban. Kumbaga, yan po yung mga sundalo o pulis ng katawan. Itong mga immune booster natin, vitamin A, vitamin C, lalo na itong vitamin C, siya po yung armas. Paano lalaban ang sundalo kung walang barel o armas? So yung mga vitamins na yan, lalo ng vitamin C, siya po yung armas ng ating katawan. Panlaban saan? Sa mga masasama. So maliwanag po tayo. Ano ba po? Mineral na zinc. Diba? Paano mineral na zinc nakakatulong sa immune system? Kasi tinutulungan niya yung ating protina na human cytokine interferon alpha. Doc, ano yan? Ano ba ang trabaho nito sa ating katawan? Diba? Maganda ho siya mag-stabilize ng ating ng balance para maging balance ang immune system. Sa pamamagitan ng ano, ini-inhibit o pinipigilan niya ang pagdoble ng virus sa katawan. 'Di ba? Kumbaga sa ano, siya yung ano powerful na sidekick ng ating immune system. Ayun, no? Nakasulat po diyan, powerful sidekick ng immune system. So yan po ang trabaho. 'Di ba? Ang zinc na yan, meron siyang function na kagaya ng enzyme. Di ba na maganda po sa ating katawan. Okay, so nasusunod na po, no? Kasi sa panahon ngayon, kung titingnan natin, bakit kailangan ng mga mineral na yan, kailangan ng mga vitamina na ganyan o additional na vitamina sa katawan? Kasi kung titingnan po natin generally, ang edad ho ng tao ngayon, hindi ho pahaba. Kumbaga, paigsi ho siya. Diba? Kung dati ang edad ng tao maabot ng 100, alam nyo ba ngayon ang average po? Noong una nga 70, pero ngayon 68 na lang. Babae man o lalaki, average. Babae mga 69, 70. Ang lalaki 65 years old. O dito sa Pilipinas yan, 2020. Census po ito, 2012 hanggang 2020. Ang average na po 68 years old, babae o lalaki. Pero ano mga nagiging dahilan bakit ang tao namamatay? Ang number one dahilan bakit ang tao namamatay, number one pa rin po ang sakit sa puso, cardiovascular disease. Pangalawa ho, cancer o malignant neoplasm sa medical po. Okay, pangatlo po, pulmonya o sakit sa baga. Tingnan natin to, no? Yung mga sakit sa puso, dahil saan? Hypertension, na-stroke, hypertension, diabetes, sakit sa kidney, ganun din. Pero itong pneumonia o sakit sa baga, ano mga nagiging dahilan nito? So pag-usapan natin, no, bakit? Kasi isa ho sa mga hot topic itong pneumonia ngayon. Dahil saan? Dahil dun sa kumakalat ngayon na pandemya, diba? Coronavirus. Ang coronavirus, group of viruses na nag-start po ito matagal na 1960s pa po yan nag-umpisa. Diba? At kung titingnan po natin sa Pilipinas, gano'n nakadami ang ano, may coronavirus. Makikita nyo sa screen nyo, kahapon, diba? 61,000. Ang mga medical practitioner o expert, meron tayong tinatawag na projection. Diba? Noong unang projection, bago matapos ang July, 'di ba 60,000. So wala pa, kalagitnaan pa lang tayo ng July, 60,000 na. So nabago. 'Di ba? Ang projection ng mga medical expert, 'di ba? Pwede siyang umabot ng 80 to 85,000. So napakadami. Ako opinion ko lang ha. 'Di ba? Ang dami bakit? Nag-GCQ na po tayo. Lumuwag na sa kalye. Ikaw, hindi mo alam na carrier ka. Wala kang nararamdaman.
Nagkaroon nga yung isang kakilala namin na doktor eh. Tatlong pasyente niya COVID positive pero ayaw magpa-hospital. So nakuha nyo? So anong mangyari? Magkakalato ng virus yan. So ang pinakita, di ba, total number of cases 61,000, ang active 38,000. So dapat to ma-maintain natin yung mga health protocol. Di ba, ang death natin kahapon, ang reported 29. Di ba, ang recoveries, madami, 460 plus. Pero ano akong titingnan mo, generally, napakadami na ho na may virus ngayon. So dapat po, ano kailangan gawin? Palakasin po yung sarili natin. Kasi pwedeng ano, carrier ka pero wala kang naramdaman. Kasi nag-take ka ng ano, immune booster, kagaya ng First Vita Plus. Eh paano yung nakasalamuha mo sa labas na hindi naman dealer, na hindi umiinom? So nasusundan nyo. Kaya importante, ma-spread natin ang magandang balita ng First Vita Plus. Kaya mga ka-First Vita Plus dealer, importante po madami po tayong matulungan ngayon. Kasi yung dami yung nangangailangan ng produkto po natin. Okay, lalo na po yung lumabas na bagong product natin na Forte. Revitalize Fortified with Vitamin C. Diba? At saka zinc na mineral. Nakailangan po ng katawan natin lalo na pa ngayon. Sa nasusunod na po, no? Kasi bukod dyan sa coronavirus na yan, hindi lang naman yan ang ating problema. Diba? Hindi lang coronavirus. Ang dami yung sakit. Number one nga, sakit sa puso. Eh, paano pag tag-ulan? Diba? Mamimiss, ano natin? Mamimiss natin baka mamaya. Ordinary yung flu lang pala yan. Diba? Kaya ka nilalagnat. Nagtotonsil ka lang. Wala kang coronavirus. Tapos, diba? Hindi mo alam pala. Pwede kang maapektuhan. Kasi bumabagsak po dito yung immune system ng katawan natin. Ano yung mga common na sakit lalo na ngayon tag-ulan na? O, tingnan natin to mga konting information na to, no? Common na sakit lalo na pag tag-ulan. O ito, 'di ba? Pag nagbi-beach ka pag summer nandun sa taas. Pero kahit tag-ulan, nagbi-beach ka pa rin. O yan, ganyan nangyari. So ano makuha ang sakit natin? Common na common, lagi natin basta pag tag-ulan, pwede yung lagi may ganyang kaso. Anong sakit yan? Leptospirosis. Bacteria po ito. Pag bacteria, nabibigyan po ng antibiotic. Sipin nyo, no? Paano nakakapasok yung mga bacteria na yan sa katawan? O kasi lumusob. Pero hindi naman lahat ng lumusob sa baha may bacteria. Hindi naman lahat nagkakasakit. Di ba? Kasi lalo na po yung merong sugat. Bakit? Kasi yung skin, pag broken, di ba, mapapasukan ng dumi yan. Eh, napasukan ng bakterya. Nakuha nyo? Yung skin, natandaan nyo kanina, first line of defense. Eh, nasugat. So, napasukan ngayon ng bakterya. At hindi lang tao. Pati huhayo, pwede magkaroon ng leptospirosis. Nakukuha din sa kapwa hayo. So, nasusundan nyo, no? Ano mangyari yung sa katawan natin pag tayo naapektuhan ng ganyang klase ng virus? O, tinan nyo. Di ba? Halos lahat, lalo na pwedeng maapektuhan ang ating kidney. Ano pa? Ang utak natin, yung membrane, meningitis. Pwede kang mahirapan humiga, kaya ho may nababalitaan tayo na mamatay po. Lalo na yung mga hindi naagapan. So nasusundan nyo, ano? O yan po, mga sample po to ng sakit na nakukuha yung pagtag-ulan. Pero lahat ng yan napipigilan. Napiprevent natin yung mga yan eh. Diba? Anong gawin mo? Halimbawa, tag-ulan, mabilis kang magkasakit. Diba? Paano naiiwasan yan? Diba? Palakasin mo ang immune system mo. Kaya kadalasan naririnig mo sa mga attending doctors natin yan, pag nagkasakit, diba, magpahinga, uminom ng mga sapat na gamot, o kaya palakasin ang immune system. Bottom line, immune system pa rin. Kumbaga tayo ang doktor na sarili natin eh. Eh meron din tinatawag na auto-intoxication. Di ba may sakit ka na nga, di ba abusuhin mo pa sarili mo, lalo ka magkakasakit. Di ba? Alam mo nga nagkakaproblema ka sa UTI, tapos nagpipigil ka lalo pag-ihi, nare-retain yan yung infection sa'yo, pwede ka magkaroon ulit ng UTI. Sakit, may sakit ka na nga sa kidney, kain ka pa ng mga bawal. So nakukuha nyo, di ba? So ano kailangan gawin para makaiwas? Yan po, take po tayo ng ano, pampalakas na immune system lalo na pa yung First Vita Plus. Ano pa po? Dengue. Tandaan nyo, ang dengue po virus, ang leptospirosis bacteria, magkaiba ng gamutan yan. Pag sinabi dengue, ano kailangan? Kailangan ng fluids.
Di ba? Kasi kailangan ng tubig ng katawan. Kasi lumalapot po dito yung ating dugo. So kailangan pataasin ang platelet. Nasa ba ang platelet? Cells of the immune system. So nasusundan nyo, yung kanina mga pinag-uusapan natin, nakikita natin sa mga sakit ngayon. Di ba? Yung platelet, cells of the immune system, tinitingnan dito sa CBC mo, yung white blood cell. Di ba? Pag bumabagsak yan, humihina ang katawan mo. So dapat nasa normal limit lang po siya. So nasusundan nyo? So ito po, virus po yan. Di ba? Ang mga simptomas niya, ayan po, pag nose bleeding na, nagkakaproblema na sa dugo. So bumabagsak ang platelet. So kailangan maagapan natin. Paano nakuha yan? Ganun din. Kagat naman po ng lamok ito. At tandaan nyo, pag ikaw nagkaroon na po ng dengue, akala mo hindi ka na magkaaroon ulit. Mag-ingat ka lalo. Bakit? Kasi pag nagkaroon ka ulit, mas malala po yan. At apat na beses po at pwede po tayo magkaroon ng dengue. Hindi ho kagaya ng chicken pox pag nabakunaan ka na o kaya nagkaroon ka na ng chicken pox. Diba? Pag nagkaroon ka na, immune ka na doon. Meron ka ng tinatawag na immunity. Hindi ka na ho magkaroon ng chicken pox ulit. Iba ho sa kaso ng dengue virus. Pag nagka-dengue ka, hanggang apat, pwede ho tayo magka-dengue. Iba-iba ho siya ng strain. At yung pang-apat, yan po yung pinakamalala. So dapat po ingatan yung sarili. Diba, nabalitaan nyo, no, isang araw, nasa news, nagkaroon na ng coronavirus, tapos bakit nagkaroon ulit? Diba? Kasi wala pang sapat na pag-aaral. Diba, ang mga eksperto regarding dito na pag nagkaroon ka, hindi ka na magkaroon. Hindi ho. Kaya ho may mga nauulit. Eh. Diba, nagkaroon ulit siya na ng, ano, ng virus. Diba, na-infect ulit sila. Nakalabas na ng ospital kasi gumaling na daw sa COVID. Pero bakit na-admit ulit? Diba? Kasi hindi pa gaano pa kilala ng katawan natin yung virus na yan. Kaya dapat palakasin palalo yung immune system natin. Okay, so balikan natin itong pinag-usapan natin. No? Dengue. Paano maiwasan natural? Importante po yung mga produkto ng First Vita Plus. Lalo na po yung lemongrass oil para hindi ka malapitan ng labok o hindi ka makagat. Bukod po doon, palakasin ang immune system. So maliwanag po, may mga dahilan din po bakit bumabagsak ang immune system natin. Kaya po makikita nyo sa screen nyo. Lalo na po yung stress and anxiety. Number one po yan. Smoking, alcohol, papasok na po yung sa mga habits. Tingnan nyo to. Ang stress, di ba? Ang isip natin pag stress, ang katawan natin, ang immune system, alerto. Meron tayong tinatawag na stress hormone. Ang tawag doon, cortisol. At yung stress hormone na yan, pag tumaas yan, alerto, stress ka, mataas siya, nako-compromise lahat yung ibang cell. So ano gagawin? Mataas yung stress hormone mo. Yung katawan natin, war zone, laging ready. So hindi makikilala ng sarili mong katawan kung yung ba, yung cell na yung part ng katawan mo o kalaban na pala. O invader o virus o bacteria na. Kaya nagkakaroon ng sakit. Di ba binanggit ko kanina, pag stress ka, pwede ka rin magkaroon ng skin irritation. Pag nagkaroon ng skin irritation, pwedeng part 2 siya, pwede ka magkaroon ng autoimmune na sakit kagaya ng psoriasis o kaya lupus. Pag lupus kasi, 90% maapektuhan balat mo. Pag lupus. O tingnan niya, balikan natin stress, hindi makatulog na mahimbing, nananaginip pa. Nakakuha niyo, tapos negative yung panaginip. O yan yung isip eh. Subconsciously, nangyayari yan. Hindi natin alam. Di ba, nananaginip tayo, lagi ka nag-aalala. Pagdating sa katawan natin, sa body natin, ayun, nagkaroon tayo ng skin irritation. Pwede magdiretso yan o magka-problema sa katawan, nagkaroon ka ng autoimmune na sakit. Di ba? Lalo na yung psoriasis o kaya lupus. After ng katawan, yung emotion mo, madidepress ka, irritable ka, anxiety ka. Ano pinagsimulan? Stress. Susunod ngayon yung behavior mo. Kasi may mga social drinker. Oh, nagsasaya sila. Yung iba naman, stress. Diba? Pag stress, apektado rin buong katawan mo. Lalo na kung nanigarilyo ka, nag-inom ka, pati libido mo, bumabagsak din po pag stress ang tao. Wala ka din gana pagkain. Diba? At ito, para sa kaalaman ng lahat, alam nyo ba pag stress, lalo natitrigger po ang ating blood sugar. Kasi, diba, diabetes type 1, ang naapektuhan yung iyong organ, yung pancreas. Nasaan siya? Nasa digestive system ng katawan natin. Pag hindi healthy ang gastric natin o digestive system, maapektuhan yan. Ayan o. Pwedeng tumaas ngayon ang iyong blood sugar. Pag stress ang tao. Diba? Kaya lalo natitrigger yung sakit natin na diabetes. Pag ikaw stress. So, ang stress, napaka daming factor.
Diba? Lalo, pati smoking. Ang smoking, napakadaming sakit ang idudulot nito sa ating katawan. Lahat po na nakikita nyo sa screen nyo dahil yan sa paninigarin nyo. Diba? Pero may ano dyan eh. Dok, bakit ganun? 90 plus na yung lolo ko, hanggang ngayon naninigarin nyo. Bata pa lang naninigarin nyo siya. Pero lakas-lakas pa niya. Pero yung kapit yung kapatid niya na matay pero hindi naninigarilyo. Diba? Ano kayo namatay ng kapatid? Nagkaroon ng lung cancer. Pero yung mismong naninigarilyo, hindi nagkakasakit. Pero pag tinanggal mo yung paninigarilyo niyan, magkakasakit siya. Bakit? Kasi kung titingnan natin, no, yung katawan niya nagkaroon ng immunity sa toxin. Diba? Ng sigarilyo. So na-immune siya doon kasi simula bata, nakapag-develop siya na sarili niyang antibody para doon sa toxin na yun. Kaya hindi siya nagkakasakit. Pag tinanggal mo sa kanya yan, kasi ang katawan niya, part ng normal na ng katawan niya yun eh. So pag tinanggal mo yung nagiging normal sa katawan niya, bumabagsak ang katawan niya. Nagkaroon siya ng nicotine withdrawal. Kaya nag-hallucinate sila, sumasama pa iramdam nila. So ano gawin? Ibabalik na lang nila ulit yun. Pero sinong naapektuhan? Yung kapatid niya. So nasusundan nyo? Kasi yung kapatid niya, walang toksin sa katawan kagaya ng nasa sigarilyo. So pag nabigyan siya noon, hindi siya immune doon, siya ay nagkakasakit. So nasusundan niya, no? Kaya yung iba pag ganoon, oh, 90 plus na naman yan, eh, wag mo nang patigilin kasi normal na sa katawan niya yan. So maliwanag po. Ano maramdaman niya? Magdi-detoxify siya. Maghihealing crisis siya. Eh maedad na. Hindi na kaya ng immune system niya yun. So hayaan na lang natin sila pag ganoon. Nakukuha nyo? Pero kung yan mga bata, di ba? Mag-detoxify talaga sila. Kasi lahat ng herbal, pwedeng dumasa tinatawag na detoxification o healing crisis. Pag inom nila ng First Vita Plus, para sila nilalagnat, yung may mga buko sa leg, para may nakabara sa leg nila, may mga goiter. Di ba, yung mga irregular menstruation, sumasakit ang puso, dinudugo ng malakas. So ang tawag lahat dyan, healing crisis o detoxification. Ano kailangan mo eh? Dapat dagdagan mo lang ang pag-inom mo ng First Vita Plus. Ganon din sa mga diabetic na tao. Uminom ka ng First Vita Plus, kinabukasan tumaas ang blood sugar mo. Lalo mo dapat tuloy-tuloy ang pag-inom. Kasi lahat ng tamis ng katawan mo kailangan mong mailabas. Kailangan gumana yung pancreas mo na makapag-produce ng sariling insulin para i-attach sa cell para gamitin na energy ng katawan natin. So nasusundan po natin, no? Ano pa? Alcohol. Tandaan nyo, ang alcohol related po ito sa pulmon niya. Ayon sa mga clinician, di ba, excessive alcohol intake related po sakit sa baga. Bukod po doon, di ba, ang alcohol po toxin. Pag sinabing toxin, poison po siya. Di ba? Poisonous. Kaya nga pwedeng magkaroon ng liver cancer o liver cirrhosis. So tingnan nyo ha, pag alcohol intake, ihi ka ng ihi. Di ba? Pag diabetic ang tao, ihi din ng ihi. Bakit? Kasi nakaka-trigger po, bagsak ang immune system mo. Kasi nagde-dehydrate din po tayo. Ang dehydration po, 'di ba, nawawalan ka ng fluid sa katawan. Eh ang katawan natin, 'di ba, almost 90% fluids 'yan. 'Di ba? Tingnan niyo ah, bakit ka na-dehydrate, 'di ba? Ang dehydration, 'di ba, nagkaroon ka ng mas madami 'yung inilalabas mo kaysa sa intake mo ng fluids o ng water. Tingnan niyo. Bakit nakaka-trigger 'to sa mga diabetes? 'Di ba? Tingnan niyo. Yung diabetic, di ba, meron siyang tinatawag na sugar, extra sugar na napunta sa dugo. Ang tendency ng katawan nyo, umihi ka ng umihi. Okay, so pag ihi mo ng ihi, dahil excess ang sugar na nasa katawan mo, pag ihi ka ng ihi, nagtatanggal ka ng fluids, ang mangyari sa'yo, madidehydrate ka. Pag na-dehydrate ka, di ba, bumabagsak ngayon ang immune system ng katawan mo. Pag bumagsak ang immune system ng katawan mo, apektado ngayon yung digestive system mo. Eh kailangan pala para maging healthy ang immune system, dapat healthy ang digestive system. So nasusundan nyo, bakit naman pumapayat pag diabetic ang tao? O tinan nyo, di ba meron kang ano, yung excess na sugar na nasa dugo mo, di ba, idadagdag yung pag-ihi mo. Kaya ka ihi ng ihi. Alam nyo ba, yung sugar na excess na yan na inilalabas mo sa ihi kasama ng pag-ihi, hindi lang sugar, kasama ho yan dyan yung calories na kinakain mo. So yung calories na kailangan dapat ng katawan natin para lumakas tayo, inilalabas din niya. Kaya mapapansin mo yung tao, mga diabetic, bumabagsak po ang katawan nila.
So nasusundan nyo, kaya nagkakaroon ng mga komplikasyon, kaya lalong humihina ang katawan ng tao. Ano naman ang mga nararamdaman? Anong mga signs pag ikaw dehydrated? Oh, makinig mabuti, no? Madalas sumasakit ang ulo. Di ba? Sakit-sakit ng ulo. Kasi nagtatanggal ka ng tubig sa katawan. Di ba? Ano kailangan mo? Eh, ang brain po natin nasa 90% nababalutan nun ng fluid siya. Eh. Ano gagawin ng ibang tao? Sakit ng ulo ko. Iinom ng gamot. O pill. Pills. Mga ganyan. Mga gamot. Di ba? Pag ang cause ng headache mo, dehydration, ang kailangan ng katawan mo, tubig. Dagdagan mo yung tubig mo. Di ba? Maganda ho dito yung ating ano, watermelon. Di ba? Pag mga dehydration. O lahat ng variant ng First Vita Plus maganda. Ano pa maging epekto nito sa katawan mo? Hindi ka makakapag-concentrate ng ayos. Di ba? Ang concentration mo mababa pag ikaw dehydrated. O yan pa. Di ba? Nagkakaroon ngayon ikaw ng problema sa decision making at saka yung pag-iisip. Parang wala kang maisip. O ito pa. Mood. Dok, anong paano sa mood? Diba? Mapapasa inyo, no? Meron kasing pag-aaral, ayun, no? Yung mga babae, 1.36%. Diba? Bakit sila nagkakaroon ng mga mood swings? Diba? Para nagiging moody. Kasama pala yun. Kaya importante, no? Dapat lagi kang may dalang tubig. O para pag yung katabi mo, lalo na yung katabi mong pagtulog, o umiinit ang ulo, bigyan mo agad ng tubig, baka mamaya dehydrated lang sila. Kasi ayun ang may pag-aaral, kaya pala ang mga kababaihan nagkaroon ng mga mood swings. 1.36% dahilan po na dehydrate po sila yung tubig na kukulang sa katawan. Lalo na yung fluids nila sa brain. So nasusundan nyo, importante po ito. Ano pa po? Yan, bad breath. Diba? Nagkaroon po bakit? Yung saliva, hindi ka nakakapag-produce ng ayos. Diba? Nagkaroon ka ngayon ng dry mouth. So dapat lagi, ano siya, basa. Importante yung mucus. Diba? Yung mucus membrane, dapat ma-maintain natin na moisture po siya. Para saan? Maprotektahan po yung ating lalamunan. Tandaan nyo, yung throat natin, yung tonsils natin, nagsasala po yan ng dumi. So maliwanag po ha, ano pa? Constipated, natural po yan. Kaya nga pag nagiging constipated ng tao, importante ho ang fluid sa katawan. Diba? Nagkaroon ka ng excessive fluid loss dahil lalo na kung ikaw, diba, pwede magkaroon ng diarrhea. Ano pa? Ang fluids na katawan, diba, yung tubig kasi lubricate po siya, naglulubrikan po siya saan? Bituka natin. At tanda mo, yung gulay ng First Vita Plus, maganda ho yan makapag-regulate ng bowel movement. So nakakatulong po. Ano pa pa? Yan, para ka bigla nagkikraving, yung pala dehydrated ka. Di ba, minsan pag gutom na gutom ka na, hindi ka nakakainom ng tubig, nagugutom ka din. O importante tubig, di ba? So ano pa? Ito, kitang-kita yan pag dehydrated ka. Ang pag-ihi mo, iba ang kulay, dark color, dark yellow. Kitang-kita mo. May isang nakausap kami, nung uminom sila ng First Vita Plus, natatakot yung bata. Bakit daw yung ihi niya kulay puti o clear, paliwanag? Diba? Kasi nakapagtanggal na ng toxin. So nakakatulong po sa dehydration. So makikita nyo, anong kulay ba dapat ng ihi? O, makikita nyo yan. Kung ikaw dehydrated, ayan, makikita nyo po. Diba? Kung high risk ka, inom na madaming tubig, ang pinaka-dehydrated yun, number 8. So tingnan natin ang kulay ng ihi natin. Diba? Dapat po clear pa rin ang ihi mo. O kung yung number 2 ka, dagdagan mo ng konti ang tubig. Number 3, dehydrated na. Ayun po, pababa. O, super dehydrated po tayo dyan. So, nasusundan nyo? So, importante po yan. Okay? Ano pa? Fatigue. Diba? So, pagkulang sa tubig, yan po, bababa ang ating blood pressure. Bakit nagkukulang po tayo ng oxygen supply sa buong katawan, lalo na sa brain natin? Kaya ang pakiramdam mo, pagod na pagod ka, pati fatigue kasama. Okay? Hindi ka makatulog ng ayos. So nasusundan nyo, ay ito pa. Masakit yung iyong mga kasukasuan, pati yung muscle mo. Diba? Kasi dehydrated ka. Alam nyo ba, yung ating joints, diba, meron din siyang fluid sa loob niya. Okay? So pag na-maintain natin na healthy yan, so nakakatulong siya kung ikaw nag-running.
o kaya nagja-jumping, di ba? Alam nyo, tingnan nyo to. Ano nakasulat dyan? Di ba? Healthy joints and cartilage, about 80% water. Pagkulang sa fluids ang katawan, so maapektuhan po yan. So maliwanag ha? Okay, ano pa po? Ito. Ang stress, di ba? Binanggit ko, stress, dehydration, apekto sa balat. Scaly, dry skin, pati lips mo. Alam lang natin noong una, sa lips lang eh. Pag dehydrated ka, nanunuyo ang labi. Pati ho balat. Di ba? Bisan nga, nagkakaroon pa ng scaling. So, nasusundan nyo? So, anong ginagawa? Pag may fluids ka, lesson po, nakakatulong po ito saan? Sa skin irritation ng tao. Lalo na po yung psoriasis at eczema. Ito pa. Di ba? Bakit po pag ikaw dehydrated, bumibilis ang tibok ng puso? Kita nyo? Kasi apektado yung ating electrolytes. Bukod po doon, di ba? Pag dehydrated ka, yung ating dugo pwedeng lumapot. Pag lumapot ang ating dugo, di ba? Prone po tayo saan? Heart attack o kaya stroke. Pwede yung mangyari yan. Yung ating tibok ng puso, bakit bumibilis? Kasi nagko-compensate po ito. Humihina yung daloy ng dugo sa puso mo kasi lumalapot yung dugo mo. Anong trabaho ng puso? Kailangan bilisan po niya. Ang tao po dyan dapat mag-compensate. Eh. So bumibilis yung heart rate. So nasasundan nyo, lahat ng yan ba pwede maiwasan? Opo naman. Kailangan lang ho maging healthy yung gut natin. Ibig sabihin dapat maging healthy yung ating bituka. Paano? Kain ka ng madaming gulay. Ano pa? Exercise. At sabi ho ng WHO, plenty of fruits and vegetable. At lahat ng yan nasa First Vita Plus po. Okay, maliwanag po, no? Anong First Vita Plus? Limang gulay po ito. Malunggay, daw na sili, saluyot, oray, talbos na kamote. Okay, ginawa ko siyang sachet o kaya Fistab. Lalo na po yung ating bagong produkto na Titanium Revitalize Forte. Fortified with vitamin C and zinc. So ano po yung limang gulay na yan? May malunggay po. Ang malunggay po magaling makapagpababa ng blood sugar. Maganda po sa malnutrition. At madami pa po. At tingnan po natin, high po o mataas ang kanyang vitamin A, vitamin C and mineral na zinc. Okay? Pangalawa ho daw na sili. Anti-stress, anti-fatigue, immune booster. Ang isang maganda ho dito, nakakatulong mo siya pampalabnaw ng dugo. Okay? Nakaiwas po tayo saan? Sa stroke, saka saan? Neurism, o kaya mga heart attack. Pangatlo sa luyot, nakakatulong naman po to sa ating bituka. So napakaganda po nito sa ating immune system. Kasi maganda ho siya sa digestive problem o digestive system natin. Constipation, diarrhea, ulcer, so nakakatulong po yan. Okay? Ang pang-apat naman po, colitis, urea, o spinach. Siya naman ho yung maganda sa ating baga. O halos lahat ng pinag-usapan natin nasa part ng immune system, respiratory system. Di ba? Maganda ho siya sa reproductive. Nakatulong din siya sa hemostatic activity pampampat ng pagdudugo. So maliwanag po. At ang panlima naman po, talbos na kamote, pampataas po ito ng pulang dugo. At siya lang po ang halaman na mayroong iodine. So ang iodine maganda po sa may mga goiter. Hyperthyroid ka man o hypothyroid. Ayan o, cells of the immune system, platelet. So maganda po siya sa may mga dengue. Lalo na ngayon, tagulan na naman. Okay, depende kung ano pala sa gusto. Meron tayong dalandan, melon, guayabano, mangosteen, pineapple. Meron din po tayong kape, fortune fire. Limang gulay, nilagyan mo ng coenzyme Q. Maganda po sa may mga sakit sa puso, additional na benepisyo po yan. Migraine, masakit ng kasukasuan, cancer. Okay, mga nagdadiet sa atin, mga nasa bahay lang. Okay, maganda pampadumi. Meron doon tayong L-carnitine with green tea. Bye-bye all self. Okay, fatty acid metabolism, infertility, mga nagdadialysis, maganda po to. Diabetes, yan, sakit sa puso, so maganda rin. Kumakapal yung ugat, atherosclerosis, kasi mataas ang kolesterol, so maganda po ito. Mga glutathione, so maganda rin po to. Yan, limang gulay, nilagyan po ng glutathione, pampaganda ng kutis. O alam nyo ba, bukod sa pampaputi o pampaganda ng kutis, meron pa po ibang benepisyo yan. Maganda po sa ating immune system. Maganda sa muscle, saka sa joint. Yan, o glutathione po yan. Kaya nakakatulong din siya pampabata. O maganda ko sa pagtulong natin, pampadagdag ng lakas. Energy booster. So maliwanag po, no? May mga question po. Handa po natin yung mga question natin. Meron tayong mga gold line, platinum line. Okay? Ito po yung ating watermelon. Maganda po sa daloy ng dugo. Kaya siya tinawag na natural aphrodisiac. Okay? At ang ating pinakabago na produkto, yan, First Vita Plus Revitalize Plus Forte.
O, fortified with vitamin C and zinc. So, napag-usapan natin yung vitamin zinc, vitamin C saka zinc kanina. So, nandiyan po lahat yan. So, pampalakas po lalo ito ng ating immune system. Available na po ito noong July 8 pa po. Okay? Ito mga natulungan natin sa first bite. Tapos, gaya po nito, autoimmune disorder, psoriasis po. So, dito po maganda na po yung cutis. Tuloy-tuloy lang po ang pag-inom. No, mga hindi nabubuntis, nodular ng toxic goiter, yan, pimples, acne. Di ba kanina topic natin yan? Okay, diabetes. So, take note, ang ininom, sweetened. Diba, 10 box ng First Vita Plus twice a day po. Nag normal ang blood sugar, gumanda po yung kanyang sugat. Okay? So sweetened po ininom nito. So maganda po sa may mga diabetes. So ito naman po, COVID patient, senior citizen, nasa San Diego, California. Kung nakikinig si Ma'am Jenilyn po, saka si Sir Romeo, nakakasamahan po ni Upline Andison. Kumusta po tayo dyan sa USA? Alam ko, madami pa po tayo natutulungan dito. Available sa kanila noong time na yon, April. Kuya Bano Gold Pineapple. Okay, walang ininom na gamot, nasa bahay lang. Ayan po ang conversation kay Doc. Walang ano siya, walang ibinigay na gamot. COVID positive. At ang maganda po, nakapag-donate pa po sa American Red Cross ng plasma. Okay, ang pasyente na niya po sa gitna. Excuse me. Yan. Ito si Romeo, yung naka-black sa gitna. Si Ma'am Jenilyn, yung nasa kabila. Yung nag-agree naman po sa apply ng Dixon. So maliwanag po, license kompleto BFAD, LTO, halal. May mga halal po tayo, kapatid natin mga Muslim, pwede. Okay? Anong ideal na pag inokong walang sakit, ang tama pagkain ng gulay, 5 to 6 serving per day. So, recommended, isang beses isang araw ng First Vita Plus kung wala mga sakit, wala mga maintenance. Pero ngayon, may nilalabanan po tayong virus, ha? So, at least twice a day po dapat bawat araw. Okay, kung may mga sakit ka, 9 serving ng gulay. So, ang minimum mo dapat, may sakit, may maintenance twice a day. Okay? Yan ang minimum mo. Pero ngayon, oh, dapat to 3 times a day tayo. O kaya, titanium ang iinumin natin o platinum line. Okay? So, maliwanag po. Okay? Kung may mga question po tayo, taas lang po na kamay para makita natin. Yan. Ayun, si Upline Isa. Kumusta po tayo? Ay mga gusto ng creature, napakasarap po. Mag-avail na po tayo. Avail na po tayo. Okay, at kasunod po natin ang ating ano, Vita Eagles. Hall of Fame, si Upline Fidel. No? Kasunod po natin, huwag po tayong aalis. Nasaan na si Upline Isa? Okay, may question kanina. Upline Isa. Okay, taas po kamay, may mga question. Yan. Pa-unmute po, Upline. Yan, great morning. Great morning po, Upline. Okay. Good morning po, Doc. Okay, great morning po. Ano po yung question nyo, Upline? Yan, great morning, Upline. Sana, Upline, nasa ka na. Yan, Upline, great morning. Question po, question. Great morning po, Doc. May yung user ko po kasi sa Cebu, meron po siyang goiter. So, after 3 boxes po nang nainom niya, nag-enlarge daw po. Ano po yung dahilan na pag-enlarge ng goiter niya, Doc? Okay, may goiter po, uminom ng 3 box, lalo pong pakiramdam niyo, lalong lumaki. Yung bukos. Nag-enlarge sa daw po. Nag-enlarge. Opo, dating hindi nakita, ngayon po. Nakita. Klaro na daw po sa leeg niya, opo. Okay, maganda po, may baseline po tayo na ultrasound doon sa pasyente na may goiter. Meron siyang before and after. Maganda meron. Ngayon, anong pwedeng dahilan? Pwede ho kasing yung goiter niya, sakalang niya napansin. Pero ang importante yun, dapat makita natin yung sukat ng goiter niya. Okay, ngayon, okay po. Pag inom niya kasi ng First Vita Plus, pwede ho talaga siyang makita, maging visible yon, kasi pwede rin sumakit yung leeg niya para may nakabara sa leeg niya. Opo, meron daw po. Ang kailangan niyang gawin, dagdagan lang po niya pag inom ng First Vita Plus. Tapos wag siya mainip, dapat po tuloy-tuloy ang pag-inom ng First Vita Plus. Kasi dami ho nating pasyente na may goiter, pero
ang naramdaman nila halos pare-parehas. Parang lumaki, parang may nakabara sa leeg. Pero dapat po tuloy-tuloy. Ano lang po, intayin lang po niya yun na kusang lumiit. Pero maganda, mabantayan pa rin po siya. Okay, dagdagan lang niya ang Panginoon kung dalawa, gawin po niya tatlo o kaya apat. May possible pa po, nalalaki po ba yun, Doc? Hindi yun, kasi kailangan makita natin kung anong klaseng goiter yun nasa kanya. Ang mabilis pong lumiit, yung mga nodular non-toxic. Kaya mabilis po yun. Depende sa klase ng goiter. Dagdagan lang maraming yung pakita. Salamat po. Okay, sige po. Sige po, isang question thank pa you po. Thank you po. Okay, isang question pa po, upline. Tony Almoneda. Okay. Great morning, upline. Yes, Doc. Apo, great morning po. Saan na, no? Saan, no? Apo, yan. Okay po. Kung tanong na po. Kinig ko na. Good morning, Doc. Apo. Yung pong aking pasyente ay 2 years nang na stroke. Hindi pa siya nakaka-recover. At kung magsalita siya, wait, laging nauulit. Ulit. Nauulit yung sinasabi. Apo. Nagbabaita plus na po yan, hindi pa? Hindi pa po. Okay. Yung stroke kasi, di ba, depende yung sa naging dahilan ng pagka-stroke niya eh. Kasi ang stroke po, merong dugo at merong bumara sa ugat. Ngayon, kung yan yung bumara sa ugat, di ba, maganda po yung chances na recovery niya. Ang tawag ko doon, infarct. Ibig sabihin, may bumara sa ugat. Mataas ang chances na makakabalik sa normal. Ngayon, kung yung naging problem po dyan, yung may dugo na pumutok sa ugat niya, medyo maliit po ang chances na magbalik po siya sa pagsasalita saka sa paglalakad. Pwede po yun. Anong magandang ipainom sa kanila na First Vita Plus? Okay. Ang ipapainom po natin sa kanila ay yung mangosteen, pineapple, titanium. O yun po yung in order ha. Ang una ko ipainom, yung mangosteen. Kung ako tatanungin, ito ha, mangosteen, pineapple, titanium na watermelon. So, yun po yung kanyang iinomin. Pwede ho niyang pag-rumble-rumblein yun. Sa loob ng isang araw, pwede ho siyang uminom ng 3 hanggang 5 beses bawat araw. Okay, 2 mangosteen, fruit and veggies with mangosteen, 1 watermelon na titanium, tapos kahit kung walang pineapple, pwede ho niyang pagpalit-palitin yon. Ang hindi ho dapat mawawala sa pasyente, 2 mangosteen kada araw. Yung iba po, kahit ano na po pwedeng inumin. Pero yung mga binanggit ko, yun po yung recommended natin. So, maliwanag po? Yes po. Salamat po. Okay, maraming salamat. Thank you po and God bless po. At kasunod ko na po ang ating Hall of Fame, Vita Eagles Head. Okay, upline Fidel Perez. Thank you.